Yan, okay, Banat. If inmate failed to claim his letters or letter within hour after the mail has been posted, it shall be delivered to him. Okay? So, within how many hours daw dapat ma-deliver or rather dapat niya makuha? Should be dapat within 24 hours. Pero pag hindi niya nakuha, it should be delivered by the jail officer. Take note po yan, ha? Okay, so next, number 277. Yan. Next, number 277. Yan. This was created to provide. Oh, ito na ngayon. Maganda tanong na to. Yan. It was created to provide rehabilitation and activities in residential setting. Okay? Residential setting or pre-release place for prisoner. It is a 24 hours residential agreement that is geared toward preparing the client to become emotionally, socially, and economically ready for a family and community. Ang purpose daw na ito ay ihanda yung tao. Paglaya ba? Handa na ba siya emotionally? Handa na ba siya makipasalamuha? At handa na ba siya? Or sapat na ba ang kanyang kinikita? Or magtrabaho para sa pamilya niya? Yan ang dapat natin isaalang-alang with regards to ano, na paglaya ng tao. Yan ang dapat natin iisipin. Handa na ba siya? Okay? Yan ang lagi niyong iisipin kung handa na siya. Eh, pag hindi pa handa, kailangan natin turuan sa kanya. Ihanda niya, sabi niya, ito ang buhay mo. Kaya nga may nangyayari, yung isang PDL, dahil ano, dahil ang nangyari sa kanya, dahil ang nangyari sa kanya ng time na sinabihan siya, parang hindi niya kaya. Kaya ang ginagawa na lang niya, lalo na sa mga kolonya, mas nananatili na lang siya sa loob ng ano, kolonya. Kaya doon pumapasok yung mga settlers or homesteaders. Swerte mo kung meron tayong mga settlement na ganun. Eh kung wala, wala ka. Ano ka dapat? Tumaya ka na dapat. So, sagot natin dyan, that is a halfway house. Okay, so that is the halfway house. Take note, ha? 277, halfway house. Yan, no? How about pre-release seminar? Yan, ito naman yung pre-release seminar, one day seminar. Preparation for his life outside prison. Pre-release seminar or halfway house yan, no? Eh, no, tingnan nyo. Another term nyo, ano? Pre-release. O, di ba? Setting o di halfway house din yun. Okay? Yan. So next, a colonist may be awarded a blank parcel of lands as homestead. Okay, homestead na. Yan na pinag-uusapan natin. Sagot natin dito. Ayun, 6 hectares. Very good. That is a 6 hectares. So bigyan nyo siya ng 6 hectares. No? So 278, 6 hectares. Iwag Penal Colony was created in 1904 through the order, you know, order. O, sino yung pinaka-pinuno nun na ipagawa dyan? Okay, sino? Si Governor Luke E. Wright, siya lang yung nagsuggest. Siya yung nagsuggest. Okay, edi si Governor Forbes. Very good. Yan ha, Governor Forbes. Si S.G. Ho, sino tong S.G. Ho? Ayan nyo naman yung nag-coin ng salitang parol. Okay, unang gumamit ng salitang parol. Si Neptali Gonzales, ito yung kasama ni ano, ni Teodulo. Diba?
after ng martial law, at inano na sa ano Congress, kasama si ano yan, si kasama ni Neptali yan, no? Silang dalawa ni ito, Teodulo Natividad, silang dalawa yung nag-drop. And ano yung di-drop nila? Yung PD-968. May di-drop nila yung PD-968 or yung probation in, kailan di-drop yan? April 24, 1976. And read natin. Reprimand, tropa, pagagalitan lang. Parang nanay mo, pagagalitan ka. Yun lang. Yan. Okay? So, next. What is the concept is referred to prison completely encapsula? O total. Total. Encapsula. Therapeutic, hindi. Happy wise, hindi. Preparation to, tanggal. So, therefore, that is a total institution. Yan. That is a total institution. Which of the following should be done before the offender release? Anong gagawin natin? Before the offender release. Okay? Prisoner is given back his each and valuable he deposit was received on jail. Pwede. Prisoner is properly identified. Tama. Pwede. Prisoner is pitted to respirita. Walang ganyan. Prisoner is adequately served. Wala rin ganyan. O, pili na lang kayo dyan. Ano yung pinakamagandang sagot dyan? Bakit mo ina-identify? Para hindi kayo magkamali kung sino mapapalaya nyo. The answer is, prisoner is properly identified. Yan ang importante. Dahil kapag mali ang pinalaya mo, yari ka. Okay, yari ka. Pag mali ang pinalaya mo. Di ba? Ano kinakailangan bago natin i-release ang isang tao sa korte? Ay sa ano, sa kulungan? Ano yung kailangan natin bago natin i-release ang tao sa kulungan? Kailangan meron tinatawag nating court order. It should have a court order. Yan. Take note yan. Dapat may court order tayo. Next. Which procedure shall be followed when food is served? When food is served to an inmates inside the quarters. Normally, ang pagkapakain ng mga preso, pupunta sila sa mess hall. Saan kumakain ng mga preso? Sa mess hall. Okay, kumakain ang mga preso sa mess hall. Pero ang tanong natin bakit ito pinadala ng pagkain? Dahil ang pagdadala mo ng pagkain dyan ay yung mga high profile at high risk. So pag magpapakain ka ng preso na yan, huwag naman yung bispedida, huwag ganyan. Okay? Hindi mo na kailangan properly identified yan. Ito ang kailangan mo. Dapat si jail guard A, siya ang magbibigay ng pagkain. Remember, wala siyang baril, walang anumang paraphernalia ang dala-dala niya. Okay, malinis. Si jail guard B, siya magsisecure ng pintuan if in case, no? At pagkapasok ni jail guard A, isara kagad. Then dapat lumabas kagad si jail guard A. Then after nun, pagkalabas jail guard B, ikandado nyo na po. Yan ang kinakailangan po natin. So the answer is jail guard A distribute the food while jail guard B holds the key and control the entrance door. If in case siya ng tinatawag nating high profile at saka high risk. Next. Which of the following is not included in the body strips? So, ibig sabihin, ito yung hubad. Hubad. Pag hinubaran ba ang isang tao o dalaw, examination of cases of splint or bandage for contraband, kailangan din ba tanggalin yun? Yes, baka may kontrabando. Yes yan. Discovery and treatment of lice, removal of jewelry. Yes, tama. Kasi jewelry, kontrabando yan.
Discovery of injuries and physical inabilities. Yes, tama 'yan. Anong hindi kailangan diyan? Yung paano gamitin ang lisa mo. Lisa. Lisa. Yun, lice, diba? Lisa. Patay. Pati ba naman yung ano? Pati ba naman Tagalog ng kuto? Diba? Pati ba naman yung lisa, no? Okay, so the following are considered as a minor offense. Minor offense, mga chupapi. Of an inmate, except. So, alin daw yung mga minor dito? Kaso hinahanap, except. So, lahat yan minor, alin ang hindi. Simulan natin. Willful waste of food o pag-aksaya. Minor, check. Pagkakalat, littering, pagkakalat. Or failing to maintain cleanliness, orderliness in his quarter and her surrounding. Tama. Okay. Rendering service to fellow inmates. Yan. Ano yan? Yung nagpapaalila ka sa fellow inmate mo. Minor offense. Okay. Letter A. Failing to stand at attention and give due respect with confronting by reporting to the NA officer. Yes, that is a less grave. Tama yan. That is a less grave. 284, less grave. Next, 285, what institution conduct training program for uniform personnel of the BJMP? Sige nga. Ito, para naman to sa Bucor, yung corrections training school. Ang National Forensic Science Training Institute, para saan ito? Para saan ito? National Forensic Science Training Institute. Para saan yan? Hindi, para saan ito? Ayun, para sa mga investigador, no? Yan, in case of investigator. National Fire Training Institute. Kanina yan, kay BFP. Pag PNPA, ito yung mga future ano ranking official, no? Yan, future ranking official. National Jail Training Institute. Ayan yung sa may BJMP. Okay. So, next. Binigyan kayo ng tanong. Ito tanong, oh. Tignan nyo, ah. What is the rank of the PNPA cadet in PNP? What is the rank of the PNP cadet in PNP? Sige nga. Okay. The answer is none. Wala silang rank sa PNP. Tandaan nyo, kadet pa lang. Tandaan nyo na. Iba naman yung PNPA graduate. Okay? Iba naman yun. Ito, kapag nakapag-testimonial, ano na sila? Testimonial. Then sila lang yung police lieutenant. Ito, kadete pa lang. Andahan na, kadete pa lang. Pero, for the purpose of their salary, in case of their salary, andahan na, in case of salary, guys, doon lang tayo magbabase, saan daw? Yung sa ano? Salary nila. Above. And above. Ano yung rank na ano? Anong rank na SPO4 ngayon? Sige nga, anong rank na SPO4? PEMS? Okay, PEMS. Yan. Lower. Yung inspector natin, lower.
Lieutenant, okay. Ano ang purpose nito? Yung salary lang nila. Pero pag kadete ka, at napunta ka, ano, kadete ka palang, wala kang rank. So, ibig sabihin, yung kadete, sasaluduhan mo na. Halimbawa, PO1 ka, sasaluduhan mo yung kadete. Diba? Hindi pa, estudyante pa lang yun, no? Pero pag nakagraduate na sila, yan, that is the start na dapat niyong saluduhan. Maliwanag tayo dito, ha? Maliwanag tayo, mga chupapi. Okay, so huwag kayong basta-basta ang ano, ha? Huwag kayong basta-basta sagot ng sagot na luteran kagad, kadete pa lang yan. Take note, ha? Take note yan. Next. The current allowance of the person deprived of liberty on the food allowance. Current food allowance po. Ayan, current food allowance ay yun, 70 pesos per day. Okay, 70 pesos per day. Next, 287. Take note, minimum requirements in the professionalization and upgrading of qualification standard and appointment of uniform personnel. So the BJMP must have what? What have educational qualification? Okay natin. Ano sagot natin dito? Ayun, it should be baccalaureate degree. Meron bang specific years ang baccalaureate degree? Meron ba? May specific ang baccalaureate degree? Wala naman sinasabi ang batas na specific. Basta sinabi lang baccalaureate degree. Meron baccalaureate degree makukuha mo kapag 6 months. 'Di ba? May baccalaureate degree makukuha ng 3 years. May makukuha ng 4 years. May makukuha ng 5 years, 6 years. Okay? 2 years meron. Normal sa mga ETF, 6 months hanggang 1 taon. Diba? ETF. Ang mga pwede lang dito, mga in-service na. In-service from the government. Yan, in-service from the government. At kung hindi ka naman in-service from the government, ayan na, pag hindi ka naman in-service from the government, dapat related ka sa mga law enforcement activity. So, kailangan at least 5 years ka. Yan. At least 5 years ka sa in-service from the government or law enforcement. So, doon ka makakuha ng ETIAC. Okay? Yan. Maliwanag yan. Kinikilala po ng CHED yan with regard sa mga ETIAC. Okay? So, ang sagot natin yan, baccalaureate. Pwede ba itong at least 72 academic units? Ano yan? Wala nang ganyan. Bigyan na nga natin ng sample nga. Oh. Sige nga. Yan. Number one, Doctor of Philosophy and Criminology. Yan. What is the rank in the PNP? Sagot. Anong sagot natin yan? Okay, the answer is none. The answer is none. Okay? Doctor of Philosophy, the answer is none. Bakit none? May mga doctorate naman na hindi pa board passer. Okay? So, what if naman ang tinanong sa inyo, Sir, pagkatanong ko sa amin, yung mga criminologist na,
criminologist, ano rank natin pag nag-apply sa ano, sa Bucor? Bucor. Ayun, correction officer 1. Okay. Diba? Sa BJMP, jail officer 1. Ganoon. Sa PNP, patrolman or patrolwoman. Okay, take note yan ha. Next. Number 3. Attorney Chupapi. Attorney Chupapi apply in BJMP. What is the rank? Attorney Chupapi nag-apply sa BJMP. Ano ang rank? Okay, the answer is jail officer 1. JO1 lang. Huwag niyong gamitin yung ano nyo, yung 100% ng utak nyo. Ang liwanag naman ng tanong eh. Di ba? Ang liwanag, di ba? Magkakamali pa ba kayo dyan? Oh, eh sinasabi ko, huwag niyong iano. Huwag gamitin ang 100% ng utak. Oh, sige nga. Oh, pagpalagay natin, oh. Si, tingnan niya. Oh, lagay natin Attorney Chupapi apply in PNP. What is the rank? Oh, yan. Oh, sige nga. Oh, edi patrolman lang. 'Di ba? Yan. Kaya 'wag niyo gagamitin ng 100% ng utak. Sakto lang. Kasi napapatalon kayo bigla eh. Yan, yan, yung Bergo si King. Paano kapag ang tanong sa inyo number 4? Criminologist in lateral entry and BJMP. Sagot, doon lang kayo papasok ng jail inspector. Okay? Maliwanag? Eh paano kung attorney na siya, tapos nag-lateral entry in, lateral entry. Diyan kayo papasok in BJMP. Diyan kayo papasok ng jail senior inspector. Kuha? Hoy, baka nalilito pa kayo ha? Nako, ewan ko na lang. Okay, so very good tayo dito. Okay? Baka mamaya magkamali pa kayo. Huwag kayong nagmamadali kayo sumagot. Intindihin nyo lang talaga ang kailangan. Ang kulang nilang sa inyo, pag-intindi. Okay, para mag-top. Yan. Ha? Sir, pwede, ano? Lateral entry? Sir, pwede ba mag-lateral entry ang head ng DILG sa city? Anong gusto mong itanong dyan, Chupapi? And, di ko maintindihan ang tinatanong mo. Pakilinaw. Okay, so ito. Which of the following applicants? Yan. Which of the following applicants may join the BJMP through lateral entry? Meron tropa sa Bucor, may lateral entry yon. For jail inspector and jail senior inspector, except
Oh, sino yung ano, sino yung magla-lateral entry dyan? Ha? Doctor of Medicine, member of the Philippine Bar. Ano rank nito sa lateral entry? Ayun, senior inspector. Okay na? Civil engineer, mechanic, mga engineer. Rank nito, mga engineer. Ayun, inspector. Chemist, architect, criminologist, certified public accountant, nurses, physical therapist, and dentist. Ano rank neto? Inspector. Very good. Other term na malalaman na lateral entry, baka baguhin. Hindi ko lang alam kung anong other term ng lateral entry. If ever na ano, check natin yan. Para lahat tayo, well, okay. Sir, ba't may criminologist? Eh, malulupit tayo eh. Diba? Yan, kapag criminologist, ayan na yung mga pointing system, tropa. Okay, diba maraming criminologist sa buong Pilipinas, diba? At alin ba, gusto niya magpa-lateral entry. Yan. Sir, bakit kuran lang kami? Okay. Hati kasi kayo. Yung iba kasi, mas inano yung recorded. Kaya ganun. Okay, tayo dito ha. So, nasa na tayo? Nawawala tuloy. Okay, pag criminologist, oo, nandiyan ka na, criminologist ka na. Andahan nyo, pag nandiyan ang lateral entry, palupitan kayo dyan. Kung sino ang may maraming skills at talent, ikaw ang mapipili dyan. Okay? Yan! Padamihan ang natatago. Yan. Pero wag nyo nang ilabas. Okay? We already discussed dyan, tropa, yung sa ano, una. Kung nahuli ka, nasa mga previous video natin, nandun yung mga requirements sa mga superior, mga ganyan, no? So, social worker, psychologist, teacher, and PNP graduate, automatic na yan. Itong graduate of ano? Graduate of 4 years experience in mastery of automobile. Pwede ba to? Pwede ba ito? NC2 at NC3? Hindi. Wala tayong pakialam dyan sa NC2 at NC3. Okay? Yan ha. So wala tayong pakialam dyan sa letter E. Yan eh. TESDA yan eh. Diba? Pan-TESDA to. Yan. Pero, kung meron kang ganito na TESDA at nag-apply ka naman sa BFP or BJMP, malaking factor ito. Malaking factor ito ta guys. Kahit na mga top-notcher ang kasama mo, yan. Kahit mga pang top notcher ang kasama mo, kapag ito, meron ka nito, kaya mong ungusan. Okay, so ngayon, ito, 289. Mr. Chapopoy, a registered criminologist, ayan o, a registered criminologist who applied in the BJMP. Yan, pag ALS, anong gusto mong mangyari sa ALS mo? Sige, sabihan mo sa akin. But unfortunately, he is overweight. How many months shall be given to him to satisfy the minimum weight requirements? Yan na sinasabi ko. Huwag nyong isasama dito ang PNP. Okay, BJMP, pinag-uusapan dito, tol, BJMP. Yan. Pag BJMP, guys, handaan, that is 12 months. Pag BJMP. Pero pag PNP, yun ang 6 months. Okay, huwag niyo sasama dito, ha.
magkaiba, magkaiba. Huwag niyong ipipilit, magkaiba. Okay? So, 290. Mr. Chapopoy. Yan, Mr. Chapopoy is a public servant and bucor. Paano kung underweight, kain ka na saging, nasaba? Pwede lang. Of correction technical superintendent. What will be the age of compulsory retirement of chief? Diba? Ano to? Superintendent. Ah, correction technical superintendent. Chapopoy. Mm-hmm. Patay na. Wala na. The answer is 65. Okay. 65 yan, tol. Diba? Ano yung turo ko sa inyo? Ano turo ko sa inyo, mga chupapi? Diba? Kapag amended na, sir, diba? O, diba? Ganito yan. Tignan nyo, ha? Kung ikaw ay nasa Bucor na bago maipasa ang Republic Act 10575, ang ano nyo, ang retirement age nyo, 65. Okay? So, halimbawa, nasa Bucor ka na noong 2012, nasa Bucor ka na. 65 retirement mo. Pero kung ikaw ay, huwag nyo isama PNP dito, ha? Pinag-usapan natin Bucor. O kapag ikaw naman, kaka-apply mo lang, mga 2014, o kaya ikaw hanggang ano kayo, mag-apply kayo 2021. Ang retirement age nyo na ngayon ay 56. Hindi na kayo ano, hindi na kayo pwede sa 65. Kasi may batas na, eh. Okay? Nakakasunod po ba? Yan. 288. Ano sagot 288? Ito, elepante. Pag 289, 12 months. Yan. Hindi makatakbo. Ano ba yun? Okay. Sir, pero ang age for entry, 40 years pa rin sa RA. Yes, ayun yun to. Diba? Ang ano, ang minimum age para sa Bucor, ha? Naku, napaghahalataan kayo. Pag minimum age sa Bucor, 21 to 40. Naku, yan na naman yung mga 25 na yan, no? Okay? Kapag BJMP, yan. Pag BJMP, 21 to 30. Tapos pag may age waiver, 35. Kung pag may age waiver. Okay? Huwag nyo naman, i-revise. Naku, chupapi naman kayo. Huwag nyo i-revise, ha? Nasabi ko sa inyo, eh. Okay? Sabi ni ano, patay na ako. Bakit ka mamamatay next year? Patay, 30 na ako next year, ha? Mamamatay ka ng next year? Ka mamamatay next year? Mag-apply ka pa? Mag-obyukor ka pa, eh. O gusto mo, pideya. Pideya hanggang ano, hanggang 35. Okay. So, a prison that was established for the worst, ayun ang keyword yung worst of the worst prisoner. Pinakamalupit sa lahat. Involved single cell confinement o isa sa bawat isang kulungan. Yan. Magkano ba sahod sa PIDEA? Sir, yung lowest position. Nako, tol, hindi ko masasagot yan, tol. Kung magkano yung sahod nila. Hindi ko masasagot yan. Basta patatanda mo pag gobyerno, marami mga ano yan, mga incentives. Kay una, makukuha nyo, pag nag-apply kayo, nasa ano na kayo, di ba? Gobyerno, meron kayong, meron kayong 2,000 per month. Yung pera. May tao sa amin nun, pera. Personnel enhancement. Yun. Basta yun, pera tawag namin yun. At saka, meron pang rice allowance.
And mamaya pa, wala pa yung medyo niyan. May rice allowance, ano pa. Dietary supplement, meron pa. Tapos, CNA, meron. Floating allowance, meron kami niyan. Ayun, Acapera, yun o. Representative, ano? Ayun, yung replacement clothing allowance, meron din yan. Kami rin, meron nun. 5,000 kami every, ano yun? Hindi ko alam kung every, ano yun. Tapos, meron pa eh. Ang dami. Napakarami. PhilHealth. Huwag natin kung ano sa PhilHealth. Marami pa yun eh. PNP. Sa amin, wala nun eh. Ano lang ba kami? Yung mga allowances na natatanggap. Meron pa yung gift check. May fruit basket ba? May CNA. O, diba? Ayan. Depende pa kung magbigay ang presidente. Depende pa. Kaya, sige, apply lang kayo dyan, no? Ayan, ha? So, ano daw tawag natin dito? Alcatraz, Federal Penitentiary, hindi. Hindi naman yun yung tinutukoy eh. Very generic ang ano. Magkano bonus? O pag mid-year, equivalent niya ng isang buwan ng sahod. Ganon din ang ano, 14 month. Equivalent ng 1 month na sahod. Okay. So, tanggal ng Alcatraz Federal Penitentiary. New Bilibid tanggal yan. Alcatraz of the Rockies, AD Explorers, di ba? Tanggal na rin yan. So, we call it super maximum. Ayan. Super maximum. Ayan. Ilang oras lang yung ano nila? Yung recreational nila? Only 5 hours of recreational. Only 5 hours of recreational per week yan. Per week. Yan, si Jobel Sanchez, sir, magkano kita ng national lecturer? Depende yan, tol, kapag marami kang friend. At saka depende yan sa rate mo. No? Depende yan, tol. Yan. Pag marami kang friend at marunong ka makisama, higit pa sa pera ang kikitain mo. Diba? Higit pa sa pera kikitain mo yan. 100k per day. Grabe naman yun. Wala yun. Talo yun. Ano yun? Tawag dito. Laki naman. 100,000 per day. Ano yun? Super science yun tool. Walang ganun. Okay. Yes. Per hour. Per hour. And per hour. Per hour. Grabe naman yun. Okay. It appears a document. Yan, it refers to a document. Kaya kapag ano guys, halimbawa nakapasa na kayo sa board, talagang gusto niyo magturo, i-welcome ko kayo. Yan. Basta isa lang ang hiling ko sa inyo. Hindi pala isa. Tatlo. Una, mastery of the subject. Yan ang kailangan ko sa lahat. Pangalawa, yung iyong character. Okay? Hindi ko kailangan ng super talino. Ang kailangan ko, yung mabuting tao. Dahil ang mabuting tao, kayang-kaya ko yan i-mold. Yan, tingnan nyo, si Sir J.M. Puntiveros nyo, molding-molde yan. Si Sir Jason Espejo, molding-molde. Even si Ma'am Ellen nyo, minold ko yan. Si Ma'am Paula, minold ko din yan. Okay? The importance is, the most important is the attitude. Yan. Ayun ang mga gusto ko yung ano yung dapat eh marunong magpaturo. O nga, empleyado nga ako ni Ma'am Ella. Okay, so document containing names names ng ano, all officer active correction service arranged by grade, ayun, arranged by grade. In accordance with their relative seniority, each regular component and by service which they are appointed. Okay, ayun, very good. That is a seniority and lineal list. Pag ano, kapag access this or white, ayun yung mga friendly.
Yan yung mga listahan ng mga friendly. Kapag blacklist, ayan yung mga unfriendly. Yan, unfriendly. So 201 files, ito yung mga ano? Yan, halimbawa, nakasakay sa mga personnels, yung mga information, mga records ng ating ano? With the document of every personnel, we call it 201 files. Yan, 201 files sa mga tawag natin doon. Pero sagot natin dito, guys, dahil naka-arrange sa by grade, we call it seniority and lineal list. O, tinanong, it refers to the casualties. Take note, casualties, keyword nyo dyan, of the offense. O, sino yung casualties? Commitment, but not limited. Yan, to those who filed charges, o sino ba yung casualties na ano, offense committed? Victim, di ba? May victim. Okay? Victim, but not limited to the those who filed charges, yung pinaka-victim mismo, si primary victim. But also include the family. Okay, mga secondary victim, pamilya mo at pamilya ng offender din. Okay, we call it the victim. Ayun, oh, very good. O, anong tawag natin sa, ano? Sa isang offender? Tawag natin sa offender under law enforcement. Ano tawag natin dyan? Under, offender under law enforcement? Suspect or? Ayun, very good. May tinatawag tayong pupsi. Yan, may tinatawag or tinatawag natin na police under person, rather, talang. Mali ang na-type ko, mali. Yan, person under police custody. Yan, person under police custody. Yan. Very good yan. Under police, a person under police custody. So kapag ikaw naman dinala sa ano, sa prosecution, yan. We call it respondent. Ayun, no? Respondent. Na sumunod, court, ikaw naman ay accused. Kapag nasa correction ka na, ikaw na ay person deprived of liberty. Kapag ikaw na sa mga community, then you will be so called client. Remember yan. Client. Okay? So very good kayo. Gagaling yun ha. Na 294, who shall appoint the position of correction officer 1? And correction officer 1 to corrections, yan, lagyan nyo ng S yan, ha? To correction chief superintendent. Sino mag-a-appoint? Mm-hmm. Sino ang mag-a-appoint? Eh, you know, sabi mga natin, di ba? From the correction officer 1, ayan, CO1, to correction chief superintendent, yan. Chief Superintendent, edi Director General. You know. Who shall attest? Sino mag-attest? The Civil Service. Okay? How about, ano natin dito? I-appoint bilang Director General naman. Sino ang mag-appoint bilang Director General? President. Recommended by whom? Recommended by whom? DOJ. Secretary. Okay. Bakit di ay LG? Tsupa, pinamog kayo malilito dyan, ha? Huwag kayo malilito. Pag BJMP, chief, appointed by the president, at dapat rekomendado yan, nino, ni DILG, secretary. Recommended to, ha? Ito, appointed.
Ito ng DLG, ito yung recommended. Huwag nyo paghaluin ha. Naku, may nadidisgrasa dito ho. Kapag ano, Director General ng Bucor, Director General ng Bucor, kasi may nakita ko mga notes na ganun, mali yung sagot. Yan. So, ito, appointed by the President. Yan ha. Appointed yan ha, appointed. Yan, kasama din yan. Recommendation din yan. Yan, very good. So, dito guys sa Bucor, kasama si DOJ Secretary dito. Okay, recommended din siya ng DOJ Secretary. Bakit kamo? Eh, undersecretary yan eh. Under niya talaga yan, di ba? DOJ Secretary, sa Secretary, isa sa mga under po niya yan. So, that is the reason why kailangan rekomendado niya. Yun ang usapan natin ha. Huwag kayong malilitido ito ha. Meron nga tinanong sa board exam, tinatanong Director General eh, sino daw magre-recommend eh. Sinagot DILG, wala, suicide yun tol. GG yun. Okay? So, next. How many successful recorded cases of escapes that was held inside the prison of Alcatraz? Ano sagot natin dito? Yan, hindi nyo naintindihan. Wala. GG yan, tol. Sayang. Sayang yung ano natin. Tinatanong? Ano tinatanong? Tao ba? O tao o pangyayari? Pangyayari. Okay. So kung pangyayari ang tinatanong, how many successful recorded cases, okay, recorded cases of escape? Yan. Successful ang pinag-uusapan, no? Oh, di ba? That was held inside the prison. Kapag tatlong sinabi nyo, yung tao yun. Sino yung tao? Si Frank Lee Morris, si Clarence Anglin, yan, Clarence Anglin, at saka si John Anglin. Okay? Pag-apat naman, yan, pag-apat, apat yung nagplano. Okay? Apat yung nagplano. Diba? Si Franklin Morris, si Clarence Anglin, si John Anglin, at saka yung isa, si Allen West. Okay, sila yung nagplano. Okay? Sino hindi nakatakas? Si Allen West. Hindi siya nakatakas. Okay, pero apat nagplano. So, nakatakas lang, ito tatlo lang. Yan, si Al Capone. Nakulong din niya sa Alcatraz tol, si Al Capone. So, tanggal na ang 4. Tanggal na 36. So, ang successful na takas lang ay 1. Okay? 1 lang po ang successful na takas. Mag-iingat ha. Basta titingnan nyo kasi, laging iintindihin ang tanong. Ano ba tinatanong? Huwag kayong sagot ng sagot basta-basta. Masasaktan lang kayo sa huli. Kaya pag-isipan, pag-aralan. Okay? So, next. Ito, 296. Lethal injection was mode of execution by swift death. Mabilisang kamatayan. That was being implemented through the passage of RA 8177, also known as the Lethal Injection Law. Which of the following prison personnel was responsible to administer lethal injection on a death convict? Okay, sino daw responsible to administer lethal injection on a death convict? Siyempre, ang mag-ano dyan,
Ano daw? Sir, sino yung isa nakatakas? Teka lang ba? Tunayin ko lang to ha. Tunayin ko lang to, Nick. Wait lang. Relax. Relax mo lang po, tutuyin mo dyan ha. Relax lang. So dito guys, ang pinag-uusapan natin dito, sino magtuturok? Dapat ang magtuturok dyan, yung may knowledge sa medicine. Okay? So si Director ng Bureau of Correction, siya lang ang bibili. Siya ang bibili. At si Secretary ng DOJ, siya ang mag-a-approve ng lason. At si Superintendent ng Correction, siya lang ang magtatabi. Antong Allen West ang nakataas, patay tayo dyan. Politiko nga mamin explanation dito. Okay, so ang sagot natin dyan, si Doktor. Okay, si Doktor po yung magtuturok. Yan, si Doktor po ang magtuturok. Okay? So go. So Delta. Yan ha. O sige, hindi, papaliwanag ko na lang ulit sa inyo. O yan, balik natin dito. Ay, yan, yan. Yan, ulitin natin ha. Pakinig. Sabi daw dito, how many successful, yan, how many successful recorded cases of escape? Ang tinatanong, yung record, ilan ba? Ilan ba yung pangyayari? Yan, that is an event. Ilang event ba nangyari ng successful na pagtakas? No, ilang beses successful ha, ayan o. Hindi naman tao tinatanong. Pag ang tanong sa inyo, how many prisoner successfully escape? Okay? Ilan sasagot nyo dyan? Dyan kay sasagot ng tatlo. Okay, sino yung mga tumakas? Sino yung mga tumakas? Una, si Frank. And Frank Lee Morris. Okay. Number two. Sino to? Si Clarence Anglin. At number three, si John Anglin. Okay? Sir, ba't isa lang ang successful? Anak ng tokwa! Ito kasing tatlong to, ayan, sabay-sabay silang tumakas. One event lang yan. Yan, ha? So, nakakasunod ba to? Yan, one event lang yan, tol. Yan. Pag ang tao, tatlo. Okay? So, pag nagplano, mga nagplano. Oh. Pag nagplano, ilan yun? Isa, si Franklin Morris. Pangalawa, si Clarence Anglin. Pangatlo, si John Anglin. Ikaapat, si... Sino yung ikaapat tuloy? Allen West. Oh. So, ayan yung nagplano. So, ngayon, eto. Oh, lagay natin. Sino ang tangang hindi nakatakas? Yan. Yan, sino ang tangang hindi nakatakas nung
successful, escape. Yan. Sino? Huwag kayo, ano, huwag nyo, ano yung mga, ano yung mga chupapi natin. Mas maganda lahat tayo natututo dito. Buti nga eh. Buti nga may nagtanong. Okay? So, buti. So, sino ang hindi nakatakas? Sino ang tangang hindi nakatakas nung panahon na nagsitakas ng successful event? One event lang ha. Si Allen West. Yan. Okay? So, tatandaan niya. Hindi, buti nga may nagtanong. Okay? Kasi may nagugulan. Tatandaan niyo, walang problema yung magtanong ha. At least lahat tayo dito eh suwabe. Number 79 to. 79. Ang layo na natin, tol. Yan, ang layo na natin. 79, no? Number 75. Maya, sagutan ko yan mamaya, tropa, ha? Ilagay nyo na sa ano yan. May record yan, tropa. Okay, may record yan. Bakit tumakas? Okay. Okay na tayo dito. Naintindihan na? Ay, may naintindihan ito, mga chupapi. Okay, sige. Okay, banat. Si ano kasi Allen West, si tanga-tanga kasi itong Allen West na to eh. Kung tumakas sana si Allen West, wala sana tayong ano dito, problema. Perwisyong Allen West. Okay, so yan. Oh, ito. Prisonization. Andaan, pag prisonization. Yan, bakit ba siya hindi nakatakas? Kabado, tol, kabado. Kabado yun, tol, kabado. Kabado, kaya hindi nakatakas. So, prisonization is a process of teaching rules and regulation in the jail or prison which was held detainee. Okay? Inmate undergone medical examination by doctor in jail or prison. Which of the following, oh, ito keyword niya, which of the following is responsible to orient inmate or detainee? Sige nga. Ano sagot natin dito? Ayun, si sino kaya? Ayun, si officer of the day. Okay, officer of the day. Okay, take note yan ha. Officer of the day. Yan, number 98. The unsmart means. Yan. Unsmart means United Nations Standard Minimum Rules. Oh, ito basic na to, tol. Yan, basic na to. Okay? So, eto guys, sino yung ano nyo? Sino yung examiner natin? Baka mamaya, baka mag-trip yan. Sino yung examiner natin? Yan, sino yung mga examiner? Ayun o. Sino ba yung nasa likod ko? Sino ba yung nasa likod ko? Buset. Yan, sino ba itong nasa likod ko na to? Kailangan titignan ko yung pangalan ha. Ayun, o ito. O yan, una. Si Doktor ito Doktor Lani Palmones. Doktor Lani Palmones L I T. Yan, Doktor Lani T Palmones. Yan. At saka si sino to? Si Sir si Honorable Warren M. Corpus. Okay? Okay na. Eto guys,
Kaso ito, yung isa dito, nasanin. Si Dr. Saruben Santa Teresa, wala na siya. Wala na po siya. Yan. Namayapa na po si Dr. Ruben Santa Teresa. Kaya, ito na lang sila. Si Dr. George, si Attorney Ramil Gabaw, si Dr. Lani, at si Sir Warren Corpus. No? Yan, si Attorney Ramil G. Gabaw, siya po yung pinaka-chairman. Yan, siya yung pinaka-chairman. Take note yan, ha? Take note yan. Yan. Kaya ginawa kong background yan, para kapag nawawalan kayo ng pag-asa, dyan lang kayo titingin sa kanila. Yan. Kapag ito si Sir Warren Corpus, ang ginamit ay CORAD. Okay, sige. Ito paano medyo makakahinga tayo ng maluwag. Okay? Pag si Dr. George ang nagtanong ng criminalistics or even si Dr. Warren, makakahinga tayo ng maluwag. Yan. Pag si Attorney Ramil G. Gabaw, bahala na sa inyo si Attorney Jimboy, Attorney Fernandez, at saka si Ma'am Paula nyo, at saka si Chair J.M. Pontiveros. Okay? Hindi ko pa alam, tropa. Hindi ko pa alam. Hindi ko masasabi. Pero meron ng binabackground check na isang contender na examiner. Pero hindi ko pa confirm. Okay, base yan sa intel ko. Sir, naging student ka ba ni Sir Gabaw? Yes po, naging student po ni Attorney Gabaw po. First year by criminal justice, sumunod evidence, at saka procedure. Yan. Uy. Okay na? Saan ba tayo? Ayun. O, ito na ha. Middle ni Attorney Gabaw? Ano po middle name? Naku, patay tayo dito. Ano ba yung middle name ni Attorney Gabaw? Itatanong, i-chat ko si Attorney. Wait lang kayo. Wait lang kayo. I-chat ko si Attorney. Okay, ito. National Inmates Monitoring System. It is a system used to monitor inmates in BJMP. Diyan natin kukunin. Okay, diyan natin kukunin yung mga serial number. Yan yung mga serial number ng mga PDL. Okay, nandyan lahat yung mga database. Yan, database po. Nandyan po lahat yan. Okay, yan ha. Database ng mga preso. During the middle age, inmates suffered though the widespread of this disease. Yan. Lumalabas din po ba pangalan nila sa board, sir? Noong time ni Dr. Santa Teresa, tinanong kasi. Kaya malay lang natin. Coming from poor sanitation, marurume. Yan. Overcrowding. The disease became epidemic, naging epidemya. During the middle age, blamable for the death of John Howard. No, siya ay nagpunta na Russia while under the inspection tour on a Europe. It also known as a jail fever. Ano sagot natin dyan? Ayun, typhus. Very good. That is a typhus. And the last sa inyong core ad, the new term used for prisoner. Sige nga, the new term used for the prisoner. Ano yan? Ayun, person deprived of liberty. Okay. So, ayan. Diyan nagtatapos ang part 1 ng CORAD. Okay. Guys, papalit ako link ha. Ayan, papalit lang ako ng link para sa part 2 natin. Okay, papalit lang ng link para sa part 2 natin ha. Okay, para okay.